Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kinakarama na nga po ngayon si Klay Thompson sa pagpili niya sa Dallas Mavericks kesa sa Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang mayroon na nga pong magandang plano ng Los Angeles Lakers kay Quincy Olivari. Ikinumpirma na nga po mga katrops mismo ni Klay Thompson na bago pa man nga po siya sumali sa Dallas Mavericks ay kinonsidera muna nga po nito na lumipat sa Los Angeles Lakers. Ngunit sa huli nga po mga katrops ay Mavs para naman nga po ang kanilang pinili dahil mas mataas nga po ang chance nito na manalo ng kampiyonato kumpara sa Lakers. Pinagbasehan na rin naman nga po niya ang naging achievement last year ng Dallas matapos nila makapasok sa NBA Finals. Subalit mukhang isang pagkakamali nga na po ang naging desisyon na ito ni Klay. Dahil sa kasalukuing standings pa rin nga po sa West ay nakikita na nga po kung sino sa Lakers at Mavs ngayong season ang merong mas mataas na chance na magkampiyon. Yes, mas maganda rin naman nga po ang record ngayon ng Lakers sa kanilang hawak na 9 wins at 4 losses bilang ka-top 3 sa West na merong hawak na 5 game win streak. Hindi kagaya sa Dallas Mavericks na meron lamang record na 7 wins at 7 losses bilang ka-top 10. Sobra rin naman nga po sila nag-i-struggle sa pagkakapanalo lamang nga po nila ng 4 na beses sa kanilang huling 10 laro. At kapag nagpatuloy pa nga po ito ay posibleng nga po na kailanganin pa nilang makipagsapalaran sa play-in tournament. Kaya malinaw nga po na mali si Klay Thompson sa kanyang naging desisyon at unti-unti na nga po siyang kinakarma sa kanyang ginawa sa Los Angeles Lakers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang mayroon na nga pong magandang plano ang Los Angeles Lakers kay Quincy Olivari. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, natalo na naman nga po ngayong araw ang G League team ng Lakers na South Bay Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Stockton Kings sa score na 127-122. Pero sa kabila nga po niyan ay may ilang mga magagandang bagay pa rin nga po ang nangyari dito, kagaya na lamang ng pagpapakitang gilas ng ilan sa kanilang mga batang players na sina Aramel Traore na nagtala ng 27 points at 11 rebounds, Maxwell Lewis na kumana ng 26 points, 6 rebounds at 4 assists, at higit sa lahat si Quincy Olivari na kumuha naman ng 24 points, 9 assists at 3 rebounds. Kaya sa ipinakita na naman nga po ni Quincy Olivari sa South Bay Lakers ay nararapat nga po talaga na isali na ito sa kanilang rotation. Meron na rin naman nga pong isang NBA analyst mula sa Lakers ang naniniwala na hindi nga daw po magtatagal at i-convert ni Rob Pelinka ang two-way contract nito sa isang standard NBA contract. Mas deserving pa nga po nito na makasama sa lineup ng Lakers kesa sa iba nilang mga manlalaro gaya ni Jalen Hood-Chifino na malapit na nga pong tanggalin o i-trade ng kanilang kupunan. Yes, once nga po na mangyari ito ay inaasahan nga po na si Quincy Olivari na ang papalit sa kanyang maiiwang pwesto sa Los Angeles Lakers. Maliban na rin naman nga po mga katrops kay Quincy Olivari ay nakapagtala rin naman nga po ngayong araw sa South Bay Lakers si Bronny James ng 4 points, 2 assists, 2 rebounds at 1 block. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.